Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Daniel, 25 taong gulang at tubong Cavite. Naniniwala ba kayo sa mga aswang o sa mga abwak? Naniniwala ba kayo na makakaya nilang manakit ng tao? Kung ako ang tatanungin niyo ay oo, naniniwala ako. Mahirap mang maniwala na mayroon pa palang mga kagaya nila sa panahon ngayon, pero iyon ang totoo. Napatunayan ko nang minsan na silang makasalamuha at minahal ko pa nga ang isang kagaya nila. Alam kong nakakapagtaka kung paano akong nagmahal ng isang abwak, kaya ikukwento ko na kung paano nangyari yon. Sana'y maraming makinig sa inyo. Marso 2003. Hindi ba kayo tapos mag-inuman? Kailangan na naming magsara at baka lumabas na ang mga abwak. Sita sa aming magkakaibigan ni Ate Lily. Hindi pa naman panahon ng mga abwak, Ate Lily. Ingos naman ni Arturo. Naku, kung hindi kayo takot sa mga abwak ay bahala na kayo dyan. Ayokong makagat ng mga yon, kaya magsasarado na ako. Inis na wika ni Ate Lily at saka nagsimula na sa pagsasarado ng kanyang maliit na tindahan. Napapailing ang mga kaibigan ko at dismayadong dismayado sa biglaang pagtatapos ng aming inuman session. Hindi ko naman sila masisi at minsan lamang sa isang taon namin gawin ito nang sama-sama dahil sa pagiging abala ko palagi sa trabaho. Mayroon naman akong day off sa trabaho pero kung hindi ako tumutulong sa aking ama sa pagsasaka ay sumasama naman ako sa aking ina sa trabaho nito bilang isang tindera. Ngayon lamang talaga ako nagkaroon ng bakanting oras, kaya naman naiintindihan ko ang mga kaibigan ko kung bakit ganyan na lamang ang mga reaksyon nila. Pero may punto rin naman si Ate Lily. Wala ni isa sa amin na makakapagsabi kung kailan muli aatake ang mga abwak. Kaya dapat lamang talaga na ngayon pa lang ay mag-iingat na kami kaysa naman sa huli pagsisihan namin. Si Kapitana naman kasi bakit hindi niya pa idulog sa munisipyo itong mga kalsada at daanan natin na ipasemento na para wala nang makapunta pa sa atin ng mga abwak. Ani Tope. Nako, huwag ka nang umasa. Yun nga sirang tuloy dyan, oh. 3 taon na nilang pinapangakong ipapagawa pero natupad ba? Sagot ko naman. Alam nyo, ang mabuti pa eh, umuwi na nga tayo sa susunod na lamang natin muli pagpatuloy ang pag-iinom. Pagtatapos ko pa, sumimangot si Tope at Arturo, ngunit pareho namang walang nagawa ng tumayo na ako at magbayad ng mga nakuha naming alak kay Aling Lily. Tuwang-tuwa naman si Ate Lily nang malaman niyang tapos na kami sa inuman para siyang nakahinga ng maluwag, napailing na lamang ako. Kung mayroon mang kinatatakutan ng aming komunidad ay ang mga abwak talaga yon. Ang mga abwak ay isang klase ng aswang. Hindi tulad ng ibang aswang, ang mga abwak ay kayang manugod at mambiktima kahit na araw pa. Ang abwak ay isang uri ng aswang. Ang lalaking abwak ay may kakayahang magpalit anyo bilang isang malaking taong bayawak. Naguhukay ito sa ilalim ng lupa upang mag-abang na mabibiktima. Ang babaeng abwak naman ay may kakayahan ng magpalit anyo bilang malaking uwak. Kombinasyon ng magparehas na aswang na ito sa pag-atake. Ito ang 2 uri ng aswang na may estilo at plano sa pag-atake. Ayon sa mga kwento ng matatanda, kapag nakatakas daw ang bibiktimay ng lalaking abwak, ang babaeng abwak naman ang hahabol dito at kikitil. Pagkatapos nilang mapas lang ang kanilang biktima, ay pagsasaluhan nila ito. Bata pa lamang ako eh, iyan na talaga ang kinatatakutan ng mga tao rito sa komunidad namin. Marami nang lumikas ngunit ang karamihan, kasama ang pamilya ko, ay nanatili pa rin dito. Kahit na hindi kami sigurado sa aming seguridad, nasanay na lamang talaga kami at ayaw rin naman kasing umalis ng mga magulang ko rito. Kahit na kaya ko naman silang ialis dito at ikuha ng matitiran sa ibang probinsya, nang sa gayon ay hindi na namin alalahanin pa ang paglusob ng mga abwak. Iyon nga lang ay hindi ko talaga sila makumbinsi. Mahirap naman kasi talagang iwanan ng komunidad natin o namin na hitik na hitik sa yaman na mula sa inang kalikasan. Tuwing buwan naman ng Abril at Mayo,
madalas na lumalabas ang pag-atake o umaatake ang mga abwak. Kaya hindi namin alam kung Marso pa lamang ay magsisimula na sila sa pag-aasik ng kadiliman at kasamaan. Bilisan mo sa pag-uwi, Daniel. At baka abutan ka pa ng mga abwak. Delikado na. Ani Tata Mariano nang madaanan ko ang kanilang bahay kubo. Hindi ka pares ng ibang lugar ay nananatili pa rin bahay kubo ang mga tirahan dito sa amin. Nananatili pa rin na lubak-lubak ang mga daanan dito na nagiging daanan na rin ng mga abwak. Mayroon ngang parte na may malalaking uka sa lupa na sisiguro kong nadaanan iyon ng mga abwak. Ang tanging sementado lamang ay ang mga semento sa bawat bahay kubo rito sa amin. Kaya kapag nalalaman namin na nariyan na ang mga abwak, ay magtatago lamang kami sa kanya-kanyang tirahan para hindi maging sunod na pagkain ng mga yon. Kinabukasan, pagkalabas ng pagkalabas ko sa aking kwarto mula sa mahimbing na pagtulog, ay nalaman ko kay nanay na wala na raw si Arturo, ang aking kaibigan. May kagat si Arturo sa leeg at wakwak ang tiyan. Nawawala rin ang kanyang puso, kaya nasisiguro daw nilang lahat na isang abwa kami kagagawan niyon. Naabutan na lamang daw nila si Arturo na naliligo sa kanyang sariling pulang ligido. Hindi ako makapaniwala, hindi ako makakilos at makapaganda para sa trabaho. Tulala lamang ako't hindi na malaman kung ano bang dapat na mararamdaman matapos malaman ang sinapit ng aking kaibigan. Sisingsisi rin ako kung mas pinili ko ba na dito na lamang kami ng mga kaibigan ko nag-inuman sa bahay, ay hindi naman siguro mangyayari yon. Kaysa maganda para sa pagpasok sa trabaho, ay nagpaalam ako kay nanay na pupunta muna ako sa bahay ni na Arturo. Hinayaan naman niya ako at sinabihang mag-ingat. Pagdating ko sa bahay ni na Arturo, ay nadatnan kong umiiyak ang kanyang ina habang inaayos ang katawan ng kaibigan kong wala ng buhay ngayon. Habang tinitignan ko ang itsura ni Arturo, ay kitang-kita ko ang hirap na pinagdaanan niya bago mamatay. Ilang minuto pagkarating ko, si Tope naman ang sumunod na dumating. Maging siya hindi makapaniwala sa sinapit ng kaibigan namin. Sino ba naman ang hindi? Eh kagabi lamang ay nagiinuman lamang kami. Tapos ngayon ay malalaman namin na patay na pala siya. Nangako pa ako naman na magiinom pa kami sa susunod. Pero yun na pala ang huli na magiinom kaming tatlo na kumpleto pa kami. Alas 6 ng umaga, nakita namin si Arturo dyan sa labas na wala ng buhay. Kahit masakit ang nangyari sa anak ko, nagpapasalamat pa rin ako na hindi nakain ng mga abok ang buong katawan niya at mayroon pa kaming paglalamayan ngayon. Anang ama ni Arturo. Buong maghapon ako nanatili sa bahay ni na Arturo upang tumulong sa kanila sa paglilibing sa kaibigan ko mamayang hapon. Marami rin naman ang nakiramay ng mga kapitbahay namin kahit na pare-parehong takot na baka bigla na lamang umatake ang mga abwak. Tulala ang ina ni Arturo habang unti-unting natatabunan ng lupa ang kanyang katawan. Kakaunti na lamang din ang sumama sa paglilibing kay Arturo. Tanging mga kaibigan na lamang at pamilya niya. Pagkatapos kong umusal ng dasal at magpaalam sa pamilya ni Arturo, ay umuwi na rin ako sa amin. Mas lumalakas ang kagustuhan kong labanan ng mga abwak. Kung kaya ko lang, kung may sapat lamang akong kakayahan, at may sapat na lakas para wakasan ang buhay ng mga yun, iginawa ko na. Sobra-sobra na ang pinsalang idinudulot nila sa aming lahat. At ang dami na rin na maalam. Baka dumating sa punto na pati pamilya ko'y maging biktima na rin. Kaya ang gusto ko sana'y matutuhan kung paano silang puksain. Naging laman ang usapan ng tungkol sa pagkamatay ni Arturo sa mga sumunod na araw. Bagamat hindi na bago sa mga taong nakatira sa aming komunidad ang nangyari kay Arturo, ay marami pa rin ang naawa sa sinapit niya. Ilang gabi ko rin paulit-ulit na naiisip ang sinapit nito. Hindi mawala sa isipan ko na hanggang ngayon ay binabagabag pa rin ako. Parang akong nakukonsensya na hindi ko maintindihan. Ang ginagawa ko na lamang ay binubuhos ko ang atensyon ko sa trabaho. Buong akala ko'y ako lamang ang nakakaranas niyon, ngunit nagulat ako isang araw nang pumunta sa bahay namin si Tope.
at sabihin niya kung gaano rin siya nakukonsensya sa biglang pagkamatay ni Arturo. Pinagsabihan naman kami pareho ng aking mga magulang na hindi naman namin ginusto yung nangyari sa kanya, kaya hindi namin kailangan makonsensya pa. Mabilis na lumipas sa mga araw na naging tahimik ang komunidad namin. Madalas pa rin kami nakakarinig ng pagsalakay ng mga abwak, pero sa ibang barangay sila madalas na umatake. Ngayon ay abala naman kami sa paghahanda para sa nalalapit na piyesta rito sa aming barangay. Maraming inihandang aktibidad at programa ang mga opisyal sa aming barangay, ngunit ni isa sa aming mga kabarangay ay walang may gustong sumali dahil sa takot na baka sa kalagitnaan ng pagsasaya ay bigla na lamang umatake ang mga abwak. Dapat ay mayroon kahit na isa lamang sa atin ang marunong gumamit ng baril. Ang sabi-sabi sa kabilang barangay ay baril lamang daw ang ginamit nila para paslangin ang mga abwak. Oo nga naman, kalahating tao at kalahating bayawak ang mga abwak, kaya tatablan pa rin sila ng bala ng baril. Anim ang gimo. Aba, maganda nga yan kung ganun. Pero sino sa atin ang mag-aaral gumamit ng baril? At hindi masyadong delikado kung gagamit nga tayo ng baril. Baka naman makasuhan pa tayo. Singit naman ni Ate Lily. Hindi naman siguro tayo makakasuhan, lalo na kung gagamitin natin laban sa mga abwak. Pwedeng sabihin na self-defense lamang, e kaysa naman mamatay tayong lahat dito. Animang gimo. Mas mabuti pa rin siguro kung magpupuntahan na lamang tayo sa mga simentadong sahig para hindi tayo ang sunod na biktima ng mga abwak. Magandang ideya din naman na paggamit ng baril. Pero hindi naman kasi tayo nakakasiguro kung magiging ligtas ba tayo sa paggamit niyon. Paano kung magkamali tayo sa paggamit, hindi ba? Matagal na din naman tayong nakikipaghabulan kay kamatayan. At hanggang ngayon ay buhay pa rin naman tayo. Singit naman ni Mama. Hindi na muli nakapag-usap tungkol sa mga abwak ang mga kasama ko matatanda dahil pinapili na kami para makapagsimula na raw ang prosesyon. Kanina pa nila binabandayan kung may mga abwak ba sa paligid. Nung nakitang siguro nilang wala ay ngayon pa lamang nila naisipan na magsimula na ang prosesyon. Ilang minutong lakaran lamang naman ang binabalak nila. Ang mahalaga raw ay maigala lamang kahit saglit ang aming santo. Kakaunti lamang din kaming mga sumama sa prosesyon at halos karamihan ay takot pa rin na sumama sa mga ganito dahil baka bigla na lamang itong magpakita ang mga abwak. Hindi na nga rin sana ako sasama sa prosesyon kung hindi lamang sasama si Mama. Ayoko naman na hayaan lamang siyang mag-isa na sumama dahil mahirap na't baka bigla na lamang umatake ang mga ito. Kung sakali man na umatake sila ay matutulungan ko kaagad si Mama na makatakbo. Nang nasa may tulay na nga kami at pabalik na sana'y natigilan naman ako nang makita si Mama na may kinausap na isang matandang babae. Napangiti naman ako, ganyan talaga si Mama, sobrang mapagmalasakit at matalungin sa kapwa. Inabutan ni Mama ng tubig ang matandang babae nang masiguro niyang maayos na ang babae at aalis na sana si Mama kung hindi lamang siya pinigilan ng matandang babaeng yon. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang biglang nagbago ng itsura yung matandang babae. Mahaba ang namumuti niyang buhok at nakatakip sa kanyang mukha. Ang mga braso naman niya parang nasunog at tila naaagnas na. Mula sa kinatatayuan nila ay halos masuka ako nang biglang umihip ang hangin at nanuyot sa aking ilong ang mabaho at matinding amoy na nagmumula sa matandang babae. Muling umihip ng malakas ang hangin dahilan para tumambad sa amin ang mukha ng matandang babaeng yon. Nakakakilabot ang mukha niya para nang matutuklap ang mga mata nito sa pisngi. Habang ang kanyang mga mata naman ay lubog at namumula-mula at nanlilisik na nakatitig sa amin. May nag-abot sa akin ng isang itak at kagad naman akong sumugod sa kanila palapit. Kahit natatakot ay hindi ko naman hinayaan na pangunahan ako niyon at kagad kong initak ang abwak sa kanyang leeg. Nalipat sa akin ang nanlilisik nitong mga mata. Hinila ko naman si Mama at mabilis na kami tumakbo palayo sa abwak at pauwi na sa aming bahay. Maging ang iba pa naming kasama sa prosesyon ay mga nagsipagtakbuhan na rin.
Papasok na sana ako sa aming bahay nang makita ko ang isang babae sa labas. Unang tingin ko pa lamang ay alam kong dayo ang babae. Muli akong lumabas at kagad na hinila papunta sa aming bahay ang babae. Mukha naman siyang takantaka sa kung ano ang nangyayari. Masyadong delikado sa labas at baka ikapahamak mo. Hayaan na lang kitang lumabas kapag wala na sila. Ani ko rito. Mas lalo naman siyang mukhang naguluhan sa aking sinabi. Hindi ko na lamang muna inintindi at hinila ko na lamang siya ng tuluyan papasok ng aming bahay. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay agad kong tinulungan si mama na magsarado ng pinto at bintana. Napabuntong hininga na lamang ako nang makarinig ng sigaw ng mga tao at ungol mula sa mga abuwak. Ano po yung mga yun? Tanong ng babaeng kasama ko. Abuwak ang tawag sa kanila. Kadalasan tuwing Abril o Mayo umaatake. Hindi ko nga lang malaman kung bakit ngayon palang umaatake na sila eh. Wika ako naman. Ano nga palang pangalan mo? Hindi pa kita nakikita o kailanman di pa kita nakita rito. Dayo ka ba? Ako po si Isabella. Taga-Antique po kami. Lumipat po kami dito dahil nasira po ng malakas na bagyo ang pangkabuhayan at nitirhan namin doon. May tiyuhin po akong nakatira dito at doon po kami tumutuloy. Nagagala lang po ako dyan kanina nang biglang magkagulo. Hindi ko naman po alam na delikado pala rito. Mabuti na lang po't hinila mo ako. At hindi ako nadami sa mga pag-atake ng mga abwak. Ani Isabel. Napangiti si mama. Dumito ka na lamang muna. Umuwi ka na lamang kapag nasiguro na natin na wala ng mga abwak. Ipapahatid na lamang din kita kay Daniel para masiguro natin ang kaligtasan mo. Hindi naman nagtagal ito mahimik ng muli. Nauna kaming lumabas ni Papa, tinignan namin kung may mga abwak pa ba sa labas. Nang makitong wala naman na sila, ay tinawag ko na si Isabel at inihatid ko na siya sa kanilang bahay. Pinabaunan pa nga ako ni Mama ng itak. Kung sakali ron na biglang umatake na naman ng mga abwak, ay may pang-protekta ako sa aking sarili at kay Isabella na rin. Habang nasa daan kami, paniyang kwentuhan namin ni Isabella. Aaminin ko na medyo natitipuan ko si Isabella. Hindi lang siya maganda at mainhin, mukha pa siyang mabait at marespeto rin. Hindi naman nagkakalayo ang mga edad naming dalawa. Mas matanda lamang ako sa kanya ng 1 taon. Mabilis na lumipas ang mga araw namin na puno pa rin ng takot at pangamba na hindi na naman nabago sa akin. Simula nung huling atake ng mga abwak ay nagsunod-sunod na ang pag-atake nila sa aming komunidad. Si Apo Manuel ang pinuno o parang kapitan sa aming komunidad ay bumili na ng sarili niyang baril. Ipinatawag niya kaming lahat at sinabi kung gaano ka-importante para sa amin ang magkaroon niyon. May mga sumang-ayon pero mas nakakalamang ang hindi. Kaysa magkaroon pa ng problema ay mas pinili na lamang ng iba na lumipat na matitirhan. At kagaya sa dati namin na kasanayan, ay hindi na kami umalis sa barangay na ito. Sa paglipas din ng mga araw ay mas lalo kami naging malapit ni Isabella sa isa't isa. Tuwang-tuwa sa kanya si Mama, lalo na kapag bumibisita siya sa amin. Kapag kaming dalawa lamang ni Isabella ay kung saan-saan kami pumupunta. Takot naman kaming pareho sa mga abwak, pero pareho rin naming hindi alintana ang panganib na dulot nila sapagkat kapwa naman kami nagsasaya ni Isabel. Umalis na rin ako sa pabrika na pinagtatrabahuan ko sa bayan, 1 linggo na ang nakakalipas. Na-stroke kasi si Papa't ako na muna pumalit sa kanya sa pagtatrabaho sa aming bukiran. Mas lalo namang delikado sa bukiran at puro lupa doon. Iyon nga lang, hindi naman po pwede na walang magtatrabaho para sa aming pamilya. Kaya kahit na masyadong delikado ay kinakaya ko na lamang para sa pamilya ko. Isa pa, si Papa ngay 1 taon ang nagtatrabaho sa bukid namin pero wala namang nangyayari sa kanya. Nagiging mas mautak na nga lang ako kapag nakakarinig na ako ng huni na nagmumula sa mga uwak ay tumatakbo na kaagad ako sa mabatong daanan para hindi maabot ng mga abwak. At nagtatago naman ako sa kung saan-saan para hindi naman ako maabutan o makita ng mga babaeng abwak. Ang dami na namang nabiktima ng mga abwak kagabi. Ang titigas kasi ng mga ulo eh. Ang tagal-tagal ko na silang sinasabihan na huwag nang lalabas kapag sumapit ang dilim.
Pero sige pa rin ang sige. O ano ngayon? E di nabiktima sila't napas lang. Ani Aling Tessie, kaninang umaga pa balibalita ang tungkol sa apat na magkakaibigan na magkakasamang pinaslang sa daanan. Sa lamig ng bangkay ng mga yon ay nahulaan ng mga kapitbahay namin na kagabi pa silang namaalam. Napailing na lamang ako, sumusobra na talaga ang mga abwak. Ano bang akala nila sa amin na nabubuhay na lamang kami ngayon para kainin nila? Gustuin ko mang may gawin. Gustuin ko mang lumaban ni wala akong sapat na lakas. At paniguradong hindi rin ako hahayaan ng mga magulang ko. Dahil nasisiguro kong mas gugustuhin nila na mamuhay na lamang kami ng tahimik. Pero paano naman nakagustuhan ko ng tahimik at payapang buhay? Natigil ang pag-uusap namin ng humintong ban sa harapan naming lahat. Pinanood namin ang pagbaba ng mga sakay na yon at napalunok ako nang makitang pare-pareho silang may daladalang mga baril. Mukhang hindi lamang ako ang natakot, hindi rin makapagsalita ang iba sa amin matapos makita ang daladala ng mga dayong iyon. Magtatanong lamang sana kami kung may nakita kayong pamilya na kararating lang dito. Isang pamilya sila na may tatlong babae ang mga anak. Ang isa sa mga babaeng anak nila ay nagngangalang Isabela. Tanong ng isang lalaki. Wala po. Maagap kong sagot. Tumango naman ng bawat isa sa amin kahit nabatid kong pare-pareho naming alam kung sino ang hinahanap nila. Iisang pamilya lang naman nakararating lang dito sa aming komunidad at hindi ko man alam ang pilito ni Isabela ay alam kong siya yon. Ang pamilya ni Isabela na nga ang hinahanap nila. Hindi magandang tumira dito sa amin at puro kapahamakan lamang ang mabibigay nito sa mga tao. Kaya nasisiguro ko na walang ibang pamilya na pupunta pa rito. Ani Mama, mukhang aalam pa sana sila, ngunit tinawag na silang lahat niyong isang lalaki na nasa loob ng van. Mukhang naniniwala naman sila sa amin. Nang tuluyan na silang umalis, ay nabalot kami ng katahimikan at puno ng pagtatanong. Sina Isabela ang hinahanap nila, hindi ba? Ano naman kayang kailangan ng mga yun sa pamilya ni Isabela? At bakit sila may dalang mga baril? Minagawa ba sina Isabela sa kanila kaya ngayon ay binabalikan sila ng mga yun? Sunod-sunod na tanong ni Aling Lourdes. Iyon din ang mga tanong na nabuo sa aking isipan. May atraso nga ba ang pamilya ni Isabela sa mga yun kaya't binabalikan sila ng mga ito? Mukhang hindi ko pa nga lubos ang kilala si Isabela. Bago pa dumami ang mga tanong sa aking isipan, ay pumunta na lamang ako kina Isabela. Eksakto naman na pagligo ko sa kalsada at papunta kina Isabela, ay nakita ko ang paglabas niya at paglalakad papunta sa kagubatan. Nangunot ang loob at mabilis na sumunod sa kanya, naging maingat ako sa aking paglalakad at sinusigurado ko na hindi ako gagawa ng kahit na anong klase ng tunog para hindi mapansin at malaman ni Isabela na sinusundan ko nga siya. Hindi ko alam kung bakit ko ba sinusundan si Isabela pero may kung anong nagsasabi sa isipan ko na sundan ko siya. Habang nakasunod ako kay Isabela ay hindi ko naman maiwasang mapansin ang mabilis na pagtakbo nito. Kagaya ko'y wala rin tunog ang bawat yabag niya at sadyang kay bilis niyang tumakbo o di kaya'y maglakad. Madaling-madali na rin tuloy ako sa pagtakbo para lamang makaabot sa kanya. Nang makalapit na ako kay Isabela at akmang tatawagin ko na siya, ay may biglang humila naman sa akin at saka ko lamang napansin ang dalawang abwak na nasa likuran ko na. Mabilis na tumibok ang puso ko at kagad akong tumakbo ng mabilis. Hindi ko na naisip pa si Isabela na baka delikado rin dahil tingin ko'y nalayo na nga ang mga yon. Takbo ko ng takbo, iyon nga lang isa dyang kay bibilis din talagang manghabol ng mga abwak na ito. Hindi pa nakakatulong ang hiyaw ng mga uwak. Nasisiguro kung titigil ako sa pagtakbo ngayon ay magiging pagkain na talaga ako ng mga abwak. Bakit ba hindi ko naman naisip ang mga bagay na ito bago ako tumakbo tumabol kay Isabela? Sana'y naisip ko muna kung magiging ligtas ba na habulin ko sa Isabela, pero nag-aalala rin ako para sa kanya. Kung ako nga itong malapit na makorner ng mga abwak, ay takot na, paano pa kaya si Isabela? Sa isaping iyon ay mas lalo ko pang binilisan sa pagtakbo, kahit na napupugto na ang hininga ko at ramdam na ramdam ko na talaga ang pagod.
Hindi na nga lamang ako sumuko. Kailangan kong mahanap si Isabella. Kailangan ko siyang matulungan. Napasinghap ako nang mahuli na talaga ako ng dalawang abwak na humahabol sa akin. Nawalan ako bigla ng ulirat at sunod-sunod na lamang akong nagpakawala ng mga suntok. Pagod na pagod mula sa pagtakbot na pagod na rin ako sa pag-amba ng suntok sa mga yon. Dito na yata magtatapos ang aking buhay. Eh, hindi man lamang alam ni na mama na nandito at sa tingin ng dalawang lalaking abwak ay alam ko na kagad na wala nang matitira sa aking katawan. Hindi na ako maililibing. Wala na. Tapos na. Gusto ko pa sanang matutuhan kung paano silang labanan, pero mukhang hindi rin iyon mangyayari. Dumilim ang aking paningin at tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na lamang ako sa paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Isabella sa nag-aalalang tinig. Daniel, gumising ka Daniel. Hindi ka pwedeng mamatay. Nagmamakaawa ko sa iyo, pakiusap. Ani Isabella. Magkakasunod akong napaubo, dahan-dahan akong bumangon nang mapansin iyo ni Isabella. Nang mapansin iyo ni Isabella, kagad niya akong niyakap ng mahigpit na mahigpit. Natulala na lamang ako. Muntik na akong mamatay kanina at hindi ko malaman kung paano akong nakaligtas at buhay pa rin hanggang ngayon. Ngunit kahit ano pa man ang nangyari kanina ay nakaligtas ako at malaki ang pasasalamat ko. Inalalayan ako ni Isabella pa uwi sa aming bahay. Alalang-alala si na mama nang makita ang itsura ko. Ikinuwento ko ang nangyari sa akin kanina at ikinuwento naman ni Isabella kung paano niya akong iniligtas kanina. Malaki ang pasasalamat ni mama at papa kay Isabella. Ako naman ay malaki ang pagtataka kung paano ako nailigtas ni Isabella sa kapahamakan. Ngunit magkagayon man ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Utang ko kay Isabella ang buhay ko. Kumalat sa buong komunidad namin ang nangyari sa akin at ang ginawa ni Isabella para sa akin. Marami ang bumibisita sa akin at nagtatanong kung kumusta ba ako matapos ang nangyaring yon. Maging ang kaibigan ko ang si Tope ay nag-alala rin nang bumisita sa aming bahay. Naging bayani bigla si Isabella sa amin. Nakalimutan ng mga armadong lalaki na pumunta rito sa amin at pinaghahanap ang pamilya niya. Kinalimutan ko na nga rin yon. Hindi na mahalaga yon para sa akin. Bilang pasasalamat namin kay Isabella ay inimbitahan namin ang kanyang pamilya na sa aming maghapunan. Dahil sa nangyari, mas lalo naman kaming naging malapit ni Isabella sa isa't isa. Gusto ko palaging tumutulong sa kanya at sa pamilya niya bilang kabayaran ng kanyang ginawa para sa akin. San ba tayo pupunta, Daniel? Hindi ba masyadong delikado ngayon? Ang dami pa naman gumagalang mga abwak ngayon. Ani Isabella, huwag kang mag-alala at napaghandaan ko na yan. Tugon ko naman. Sa likod ng simbahan ko dinala si Isabella. Mayroon doon isang malaking puno ng mangga at sa ilalim ng lilim niyon ay naghanda ako ng pananghalian namin ni Isabella. Nang malaman ni mama ang plano kong ito, ay siya pa mismo ang nagpresenta na magluto ng mga pagkain para sa aming dalawa. Dito ko naman pinili na mag-picnic kami ni Isabella para kung sakali man na may umataking ang abwak ay madali lamang naming malulusutan at matatakbuhan. Pupunta lamang kami sa loob ng simbahan. Kito ko ang gulat sa mga mata ni Isabella nang makita niya ang mga nakahandang pagkain para sa aming dalawa. Inalalayan ko naman siya kagad sa pag-upo at kagad ko siyang binigyan ng makakain. Parte pa rin pa to ng pasasalamat mo sa akin sa pagligtas ko sa iyo laban sa mga abwak na yon? Natatawang tanong ni Isabella. Napakamot naman ako sa aking batok. Hindi mo naman kailangan gawin ito, Daniel. Kahit na sino naman ang makakita sa iyo sa ganoong sitwasyon eh, nasisiguro ko ding tutulungan ka. Gusto ko pa rin magpasalamat, Isabella. Siguro nga lahat ay gagawin niyon, pero hindi naman lahat ay handang tumulong sa akin sa kabila ng labis na kapahamakan. Matapang ka, Isabella, at utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Sagot ko sa kanya. Matamis nang umiti si Isabella. Inumwestra ko naman sa kanyang mga pagkain na nasa harapan namin at sabay na kaming magganang kumain. Hindi ko naman maiwasang makontento sa payapa at tahimik na kapaligiran.
kung saan ay ganito lamang palagi. Yung tipo bang hindi na namin kailangan pang matakot sa mga abwak? Yung tipong hindi na namin kailangan pang mangamba dahil alam namin kung paano silang matatalo? Pero kailan nga ba mangyayari yon? Kontento ka na ba sa buhay na mayroon ka, Daniel? Napalingon ako kay Isabela nang itanong niya sa akin yon. Nangunot ang noo ko. Lahat ng mga tao rito'y bihag ng mga abwak. Binibilang na lamang kung ilang mga araw pang itatagal mo sa mundong ibabaw. Oo nga't matagal na kayong nakakaligtas sa kamay ng mga abwak. Pero paano naman kung sa susunod ay hindi na kayo swertehin? Paano kung kayo nang magipagkain ng mga yon? Tanong ni Isabela. Alam mo, yan din ang araw-araw kong ipinangangamba. Araw-araw, gabi-gabi ako natatakot kung magiging ligtas ba ang pamilya ko. Kung makakaya ba naming makasurvive sa isang araw at kung hanggang dulo ba'y magkakasama pa rin kami ng pamilya ko. Yun nga lang, kahit na ilang beses kong gusto yung umalis dito ay ayaw naman ng mga magulang ko. Kahit na kasi sobrang delikado ay mahal na mahal pa rin nilang lugar nito. Tugon ko naman. Siguro, kung hindi lamang ito naging bayan din ng mga abwak, ay magiging tanyag na tourist spot din ang barangay nito sa buong probinsya namin. O kung hindi man, ay baka sa buong bansa na rin. Kahit na napakatahimik ng aming barangay, ay hitik naman ito sa mga magagandang tanawin. May ilog at may dagat din na kapwa na alagaan ng gusto mula noon hanggang ngayon. Payaman din ang aming barangay sa mga pananim na palay at kung ano-anong klase ng prutas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang magkaroon ng mga abwak dito. Pero simula pagkabata ko'y mulat na ako sa katotohanang hindi lamang mga tao ang naninirahan dito sa aming barangay, kundi pati na rin mga aswang. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ni Isabela, e biglang may malakas na tumunog na kampana ang simbahan. Napasimangot ako't kaagad na iniayos ang mga pagkaing daladala ko at saka ako inilay si Isabela patungo sa loob nito. Bilisan niyo, magsipasok na kayo sa simbahan at nandyan na naman ang mga abwak. Sigaw ng isang madre. Nang makapasok na ang lahat ay kaagad na rin naming pinagtulong-tulungan ang pagsasarado ng mga gate para walang makapasok ng mga abwak. Ang ilang mga mananampalataya naman na nakaupo sa upuan ay nagsimula ng magdasal para sa aming kaligtasan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw mula sa labas ng simbahan. Napangangakot kaagad na sumilip sa labas at ganoon na lamang ang gulat nang makita ang isang duguang lalaki na halos gumapang na para makatakas sa likuran niya sa isang abwak. Nang ilalas ako nang makita kung paano binutas ng abwak ang tiyan ng lalaki nang maabutan niya ito, kagad na sumirit ang masaganang pulang likido ng lalaki at kumalat iyon sa kalsada. Tila walang pakialam naman ang abwak na yun at basta-basta na lamang kinuha nito ang isa sa mga laman-loob ng lalaki at kinain yon. Napapikit ako kasabay ng labis-labis na pandidiri at awa na rin para sa lalaking namatay. Bibihira lamang nakakapunta sa mga abwak dito sa parting ito ng barangay namin dahil halos lahat ng parte ng kalsada rito ay simentado na. Pero kahit magkagayon man, ay nagawa pa rin miktamahin ng walang awang abwak na yun ang lalaking yon. Akala ko'y ako lamang ang nakakita sa nangyari. Ngunit nagulat na lamang ako nang makitang umiiyak na sa tabi ko si Isabela. Nakalimutan kong kasama ko nga pala siya. Kaagad kong nilapitan si Isabela at pinakalma. Hindi lamang ang lalaking iyon ang napanood namin ng pagkawala ang naging biktima ng mga abwak. Siguro may tatlo pang nabibiktima. Tumagal din kami ng isang oras sa simbahan bago tuluyan naging ligtas ang daanan para sa aming mga tao. Pandalasan naman kaming lumabas sa simbahan para makauwi na. Inihatid ko pa rin muna si Isabela sa kanilang bahay bago ako umuwi sa amin upang maikwento naman kina mama ang nangyari kanina doon sa may simbahan. Kagaya noon ay naging usap-usapan na naman sa aming barangay ang nangyari na yon sa mga kabarangay namin. Marami na naman ang umalis at mas pinili na lamang lumayo kaysa sa sila naman ang maging biktima ng mga abwak. Ganyan na nga lang siguro talaga ang mangyayari sa tuwing magkakaroon ng paglusob ang mga abwak dito sa amin. Kinabukasan ay madali ko lamang tinapos ang aking mga gawain sa bukid.
Ayaw pa nga akong payagan ni Mama at nag-aalala din siya dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga abwak. Pero hindi ako nagpapapigil dahil paano naman ang pamilya namin kung hindi ako kikilos at magtatrabaho. Abala ako sa paglalagay ng mga binihi sa lupa nang bigla akong gulatin ni Isabella. Natawa ko sa ginawa niya at kagad kong itinigil ang ginagawa ko. Abay bibihira lamang akong bisitahin ng isang magandang babae, kaya sino ba ako para hindi ibigay sa kanya ang buo kong atensyon? Anong ginagawa mo rito, Isabella? Nagtataang tanong ko. Dapat eh hindi ka muna pumunta rito at napakainit, baka mangitim ka. Pinagalitan ko pa nga. Nalaman ko kasi sa mama mo na nandito ka kaya ako na nagdala ng pananghalian mo. Nakasimangot na tugon naman ito. Natawa ko't niyaya siya na pumunta roon sa kubo na madalas naming pinagtatambayan ni Papa kapag pinagtatrabaho kami rito sa bukid. Pinagsaluan na namin ni Isabella ang mga daladala kong pagkain at ngayon lamang din naalala yung mga lalaki naghahanap kina Isabella nung nakaraan. Nagdadalawang isip pa nga akong itatanong ko pa kay Isabella ang tungkol doon. Ngunit sa huli napatanong na rin ako sa sobrang kuryoso kung ano ang kailangan niyong mga lalaki sa pamilya niya. Nung nakaraan pala may naghahanap sa inyo ng mga dayong lalaki rito. Hindi ko alam kung ano ang pake nila sa inyo, pero huwag ka mag-alala. Hindi naman namin sinabi na nandito kayo at ang pamilya mo. Panimula ko. Natahimik at natigilan si Isabella. Tinitigan ko siya at mukhang malalim ang kanyang iniisip. Ilang beses na bumuka ang bibig niya para magsalita, pero sa huli isasara niya rin. Pinakatitigan ko naman siya. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Isabella? Kaibigan mo ko. Hindi mo kailangan maglihim sa akin dahil mauunawaan kita. Ani ko sa kanya. Masyadong mahirap, Daniel, dahil nasisiguro ako na kamumuhian mo ako kapag nalaman mong sekretong tinatago ng aming pamilya. Kinabahan ako bigla. Anong ibig mong sabihin? Malalim na bumuntong hininga si Isabella. Isa akong abwak. Kami ng pamilya ko. Pag-amin niya. Natigilan ako. Umawang ang labi ko at hindi inaasahan ang inamin niya. Pinakatitigan ko si Isabella at tinignan ko magbabago ba ang ekspresyon ng mukha niya at baka sabihin niyang binibiro niya lamang ako. Pero hindi nangyari yon. Natiling seryoso si Isabella. Natahimik ako at hindi malaman kung paano pang kakausapin si Isabella matapos niyang inamin sa akin yon. Isa siyang abwak at kinasusuklaman ko pa naman ang mga katulad niya. Pero hindi ko naman inaasahan na isa sa kanila ay magiging kaibigan ko pa. Si Isabella, hindi ko nga lamang alam kung naiiba ba sa kanila si Isabella at ang kanyang pamilya. Dahil sa tagal naming magkaibigan ni Isabella, ay niminsan na hindi naman niya ako sinaktan. Iniligtas pa nga niya ako. Paano naman kung ang pamilya pala niyang umatake sa amin ngayon? Kaya ba madalas ang pag-atake nila? Tumayo ako at handa na sanang sumbatan si Isabella sa panlalokong ginawa niya sa amin kung hindi ko lamang nakita ang naiiyak niyang ekspresyon. Huwag kang magalit. Pakiusap. Magpapaliwanag ako. Ani Isabella, bumuntong hininga akong muli at bumalik sa ginaupuan ko kanina. Hindi naman ako sinaktan ni Isabella at nasisiguro akong magiging ligtas pa rin ako matapos ang nalaman ko. Mga abwak din ng pamilya namin, pero matagal na kaming hindi kumakain at pumapas lang ng mga tao. May mga bagay lang talaga na kahit hindi naman namin gustong gawin ay napipilitan kaming gawin. Pumunta kami sa lugar nito para makapagsimula ng panibagong buhay at makalayo sa pinanggalingan namin. Ang mga lalaking yun na naghahanap sa amin ay mga kapwa din namin na abwak. Naghahanap nila kami para maisama pabalik sa grupo namin sa Antique. Kaya maraming salamat dahil hindi nyo kami tinuro. Gusto na lang talaga ng pamilya ko na magbagong buhay at hindi namin magagawa yun kung mananatili kami sa grupo namin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, Daniel, dahil sa pagsisinungaling ko sa akin tunay na katauhan. Ngunit sana'y mapatawad mo ko. Hindi ko naman ginusto na magsinungaling sa iyo pero natatakot din kasi ako nang baka iuwasan mo ko. Hindi ko kakayanin kung iuwasan mo ko. At matatakot ka sa akin. Ikaw na lang ang nag-iisa kong kaibigan dito.
Daniel, at gusto din kita higit pa sa pagkakaibigan. Hindi ko alam pero nakaramdam talaga ako ng kapanatagan matapos ikwento sa akin iyon ni Isabella. Iyon nga lang ay hindi ko alam kung dapat pa ba ako maniwala at magtiwala sa kanya. Ngunit napakasakit naman sa dibdib tuwing iisipin kong kailangan kong layuan si Isabella dahil sa nalaman ko tuloy ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. At ano, gusto niya ako na higit pa sa pagkakaibigan. Ang totoo niya na hindi ko alam kung paano kita pakikitunguhan ngayon matapos nang nalaman kong tungkol sa tunay mong pagkatao. Alam mo naman kung gaano ko kinamumuhian ng mga abwak, hindi ba? Sila ang dahilan kung bakit maraming namamatay dito sa amin. At ang malaman na isa ka pala sa kanila'y napakasakit, Isabella. Nagtiwala kasi ako sa iyo at itinuring kitang matalik na kaibigan. Dapat lang naman talaga na iwasan kita. Pero sumasakit ang puso ko kapag iniisip kong hindi na tayo dapat pang magkita. Masakit man pero huwag ka mag-alala at hindi ko kayo ipagkakanulo. Hindi ako dapat magtiwala sa sinabi mong hindi kayo katulad ng ibang mga abwak na pumapas lang. Pero sana nga, sana wala kayong mabiktima dahil hindi kita mapapatawad pagka ganun. Ibig bang sabihin niya na magkaibigan pa rin tayo, Daniel? Hindi ka galit sa akin? Hindi mo ko kamumuhian? Hindi. Mas malaki pa rin ang utang na loob ko sa iyo, Isabella. Iniligtas mo ko noon at kaibigan kita. Kung hindi ba kita iniligtas noon ay hindi mo nagugustuhin na maging kaibigan pa ako matapos ng mga nalaman mo. Magagalit siguro, oo. Pero mas lamang pa rin talaga ang pagiging pagkakaibigan natin, Isabella. Alam ko na dapat ay iniiwasan na kita ngayon at layuan pero hindi ko kaya. Gusto rin kasi kita, Isabella. Sa kabila ng inamin mong tunay mong pagkatao ay mas lamang ang nararamdaman ko. Ngumiti si Isabella. Huwag kang mag-alala. Matagal na talaga kaming hindi pumapas lang ng tao. Matagal na naming tinalikuran ang nakasanayang yun ng mga katulad ko. Gusto na ni na mama at papa na magkaroon kami ng maayos na buhay at malayo sa nakagisnan namin. Marami pang ikinuwento sa akin si Isabella, kagaya na lamang sa pagiging isang mutya niya, kung tawagin nila. Ang sabi niya, isang beses lamang sa 100 taon nagkakaroon ng mga katulad niya, iyong may kakayahan na gumawa ng abwak. May kakayahan din siyang gamutin ng mga kapwa niyang abwak na may sakit o kung ano paman. Gusto daw gamitin ng ipo o pinuno nila ang kakayahan niyang iyon para dumami pang katulad nila na abwak. Ipapakasal pa nga dapat si Isabella ni Kaipo pero hindi pumayag ang pamilya niya. Bukod sa lalong darami ang mapipinsala nila ay talagang ayaw na talaga ng pamilya niya magkaroon pa ng koneksyon sa kanilang lahi. Naunawaan ko kagad si Isabella. Naintindihan ko na rin kung bakit itinago niyang pagiging abwak sa aming lahat. Nangako naman sa akin si Isabella na hinding-hindi sila mananakit ng tao, kaya kahit papaano'y nakampante akong magiging maayos lamang ang lahat. Nangako rin ako sa kanyang hindi ko ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Hindi naging madali para sa akin ang itago ang katotohanan. Palagi ako natutulala habang iniisip ang nalaman ko tungkol kay Isabella. Kagaya ng ipinangako ko sa kanya, ay wala talaga akong pinagsabihan ng mga abwak ang pamilya ni Isabella. Hindi ko alam kung pag-iwas nga bang matatawag ang ginagawa ko kay Isabella matapos ang aming pag-uusap. Wala naman na bago sa turing ko sa kanya, pero simula kasi niyon ay nag-aalangan na rin talaga ako sa kanya. Alam kong malayong malayo ito sa pinangako ko kay Isabella, pero mas mabuti na rin siguro ito sa ngayon para hindi na lang kami magkasakitan pang dalawa. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Naging masyadong mabilis ang mga araw bagamat wala pa rin pagbabago. Halos araw-araw at gabi-gabi pa rin nagpapakita at umaatake ang mga abwak. Mas naging matalino nga lamang kami ngayon, lalo na nang pag-aralan namin ang kahinaan ng mga abwak at iyon ang puntiryahin namin. Pero hindi naman lahat ay gustong lumaban. Mayroon pa rin talaga sa amin na mas gusto pa rin manahimik na lamang at magtago. Iniiwasan mo ba ako, Daniel? Tanong sa akin ni Isabella. Nasa simbahan kami ngayon at parehong nakikinig sa sermon ng pari.
Kanina ko pa rin siya hindi pinapansin at itinoon ko na lamang atensyon ko sa pare na nasa harapan namin. Iyon nga lang, mukhang hindi na nakatiis si Isabella sa pananahimik ko at nagtanong na. Hindi kita iniiwasan, Isabella. Marami lang talaga akong ginawa nitong mga nakaraang araw. Hindi ako naniniwala na marami ka lang ginagawa. Talagang iniiwasan mo ako, Daniel. Ramdam ko naman eh. At naiintindihan kita. Akala ko lang talaga'y nagkasundo na tayong dalawa na walang magbabago sa pagiging magkaibigan natin matapos ang inamin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinusumbatan. Ani Isabella, bigla naman ako nakaramdam ng lungkot matapos sa marinig kung gaano kalungkot ang tinig ni Isabella nang sabihin niya yan. Natukoy ko na kung saan ang gagaling ang mga abuwak dito sa inyo. Nakita ko rin na marami silang nabiktim at may kinulong pa sa kanilang taguan. Gusto mo bang tulungan silang makatakas? Bulong sa akin ni Isabella. Mabilis na nangunot ang noo ko. Hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Maraming biktima. Mga nakakulong. Saan ang kuta ng mga abwak? Nasa plantasyon sila. Maganda ka, mamayang gabi pupuntahan natin sila. Kabilugan ang buwan bukas, kaya natitiyak kung bukas din sila papaslang ng mga bihag nila. Ngunit bago pa man mangyari yun ay unahan na natin sila. Iligtas natin ang mga bihag nila. Ani Isabella, hindi ba yung delikado? Magiging maayos lang ba tayo? Baka mapahamak lang tayo sa gusto mong gawin, Isabella. Ayaw mo bang tulungan sila? At saka nandoon naman ako. Hindi kita pababayaan. Sige, pero kung masyadong delikado ay aalis na rin tayo kaagad ah. Babalik tayo at ihingi ng tulong para mailigtas silang lahat. Pero kung kakayanin naman nating dalawa, ay sige. Maraming salamat, Isabella. At pasensya ka na sa aking nagawa. Kahit na may kasalanan ako sa iyo, mas pinili mo pa rin na tulungan ako. Oo naman, basta ikaw. Galit na galit sa akin si Mama na magpaalam ako sa kanya kinagabihan na pupunta ako sa plantasyon. Hindi ko masabi-sabi sa kanya ang tunay na rason, pero nasabi ko naman nakasama ko si Isabella na mukhang mali pa yata ang sinabi kong yon. Mas lalo nga lang nagalit sa akin si Mama. Itinadamay ko pa raw si Isabella sa mga kalokohan ko. Ilang sermon pang inabot ko kay Mama bago niya ako tuluyang hayaan na makalabas ng bahay. Pinagbitbit naman niya ako ng itak para daw may pang-proteksyon naman ako sa aming dalawa ni Isabella kapag nga may umatake sa amin ng mga abuwak. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa loob ng plantasyon. Maingat kami ni Isabella sa pagpasok sa loob para wala kaming magambalang mga abuwak. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo, napansin ko na kaagad ang dalawang abuwak na may kung anong hinahalo sa kawa. Napasingap ako at nang mapagtanto kung ano yon. Pulang-pula ang tubig na nasa kawa at mayroon pa yung mga laman na apat na bungo. Nang ilabot ako sa akin nakita, kung hindi lamang ako hinila ni Isabella palis doon, ay baka naging tuod na ako sa aking kinatatayuan. Nang nasa loob na kami ng kanilang basement ay madaling-madali na kami ni Isabella sa paggalaw at paghanap sa kinaroroonan ng mga nahuling tao ng mga abwak. Hindi ko na nga alintana ang masangsang na amoy ng basement at ang mga nagkalat na kalansay sa daanan. Si Jack at Mike ay parehong sugatan dahil sa pakikipaglaban sa mga tao. Mukhang natututo na ang mga tao kung paano tayo lalabanan. Si Mayor naman ay nanghihingi ng donasyon para hindi daw nila ipasimento ang daanan natin sa kalsada. Ang kanilang mayor, kapag nangyari yon, ay wala na tayong matataanan. Mahihirapan na din tayong makahanap ng magiging pagkain natin. Ulat ng lalaking abwak sa kasama nitong babaeng abwak. Hindi ko na lamang sila pinansin at nagdiretso na lamang ako sa paglalakad. Nang sa wakas ay marating na namin ang kulungang pinagkukulungan sa kanila, ay dali-dali na rin namin silang pinakawalan. Nagulat pa nga ako nang makita na isa pala si Tata Mariano sa mga nabiktima nila. Hindi na kami nagkaksaya pa ng oras at dali-dali na kami lumabas ng basement. At kung sinuswerte nga naman kung kailan palabas na kami sa basement, ay saka naman kami naabutan ng isang abwak at kaagad itong nagsisigaw. Daniel, sundan mo lamang ang dinaanan natin papasok kanina para tuloy-tuloy tayong makalabas. Unahin mo na silang ilabas at susunod ako. Sige na, bilisan mo. Sigaw ni Isabella.
Nataranta naman ako't kaagad na pinasunod sa akin ang mga nailigtas namin ni Isabela. Kahit hirap na hirap pa ang ilan sa kanila, tumatakbo pa rin sila at pinipilit ko talaga silang magmadali palabas ng plantasyon at pauwi sa kanilang mga bahay. Nang masiguro kong maayos na nakauwi na silang lahat, ay saka naman ako muling bumalik sa plantasyon para suntuin naman si Isabela. Mabuti na lamang bago pa man malaman ng lahat ang ginawa namin ni Isabela, ay nakaalis na kaming dalawa roon. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng ginawa namin iyon ni Isabela, pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga na lamang talaga sa akin ngayon ay nakabalik na sa kani-kaniyang pamilya nila ang mga nahuli ng mga abwak. Katulad ng inaasahan ko, ay kumalat na naman ang balita tungkol sa ginawa namin ni Isabela. Tuwang-tuwa si Mama sa ginawa kong pagtulong, pero halos kurutin naman niya ako dahil sa pagiging makulit ko raw masyado. Maging ang kapitbahay namin ay tuwang-tuwa rin sa ginawa namin ni Isabela. Mas lalo lamang sila Tata Mariano na matagal na palang naging pihag ng mga abwak. Maraming salamat sa anak mo, Sarah, kung hindi dahil sa kanya'y paniguradong patay na kaming lahat ngayon. Ani Tata Mariano. Oo nga, tapang-tapang mo, Daniel. Nagawa mo kaming iligtas laban sa mga hayop na abwak na yon. Ani Aling Tessie. Hindi lang po ako nagligtas sa inyo, pati na rin po si Isabela. Kung hindi niya po nabanggit sa akin na nakita niya kayo sa plantasyon, eh hindi kayo maililigtas. At baka naging ahli na kayo ng mga abwak, lalo pat kabilugan ang buwan kagabi. Tugon ko naman. Dahil sa sinabi ko, hindi lamang ako ang pinasalamatan nila, kundi maging si Isabela na rin. Ginulo at kinulit pa nga nila ang pamilya ni Isabela at binigyan ng kung ano-anong pagkain bilang pasasalamat. Tingin ko naman ay si Isabela talaga ang dapat na pasalamatan. Dahil kung hindi niya kami inalalayan kagabi at pinauna sa pagtakas, ay baka pati kaming dalaway naging hapunan na rin ang mga abwak na yon. Dahil sa pinakitang malasakit at tapang ni Isabela sa amin, ayroon ko lamang na pagtantuwang totoong Isabela. Hindi ko na siya makita bilang isang abwak din. Ngayon, kundi ang tagapagligtas naming lahat. Ang tagapagligtas na handang tumulong anumang oras. Walang pakialam kahit gaano kadelikado basta makatulong. Maswerte ako na pinili niya ako maging kaibigan. Pero anong ibinigay ko sa kanyang kabayaran? Iniwasan ko siya ng matagal. Ngunit kahit na ganun ang ginawa ko, ay mas pinili niya pa rin tumulong at sakipin ang buhay ni Tata Mariano. Muling bumalik ang dating sigla ko sa pagkakaibigan namin ni Isabela. Ipinakilala ko rin siya kay Tope bilang matalik ko rin kaibigan. Hindi naman sinabi sa kanya na isang abok si Isabela, at natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay naging magkaibigan na rin sila ni Isabela. Bigla ko tuloy naalala si Arturo. Kung nandito't boy lamang siguro iyon ngayon, ay baka pinaulanan na niya ako ng mga panunuya. Malaki kasi ang paninindigan ko noon na hinding-hindi ako iibig sa isang babae. At uunahin ko magiging kinabukasan ng mga magulang ko. Pero tingnan mo naman ngayon, ang lakas ng loob kong magpanggap na kaibigan si Isabela. Kahit nang totoo'y hindi lamang isang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Naging sunod-sunod din ang pag-atake ng mga abwak dito sa aming komunidad. Hula ko'y dahil iyon sa ginawa namin ni Isabela na pagtatakas sa mga bayag na dapat ikakainin sana nila. Kung dati natatakot ako na marami naman silang mabibiktima, ngayon ay hindi na masyado dahil mukhang natututo na ang mga tao. Wala nang masyadong nakukuwang bibiktimahin ng mga abwak. Bigla ko rin tuloy naalala ang usapan ng dalawang abwak sa plantasyon na naghingi raw si Mayor ng donasyon. At kung hindi papasimento raw nito ang daanan, at wala nang madadaanan pa ang mga abwak. Ibig sabihin ba nito ay may alam si Mayor sa kung sino ang kumikitil sa buhay ng mga tao? O alam ba ni Mayor na mga abwak ang hinihingan niya ng donasyon? Gulong-gulo na naman ang isipan ko. Nang dahil sa sunod-sunod na pagpapakita ng mga abwak, ay madalas nasa bahay lamang namin kami tumatambay ni Isabela. Ni minsan ay hindi na rin namin napag-usapan ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. At mukhang wala na rin naman iyon kay Isabela. Hinayaan ko na lamang din dahil wala rin naman akong pakialam. Mabilis na lumipas na naman ang bawat araw. Mas lalong napalapit ang pamilya ni Isabela sa aking pamilya. At kung iisipin mo, eh para na talaga kaming isang pamilya.
patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa bukid kahit na gumaling na si Papa. Hindi na rin ako bumalik pa sa pabrika at mas pinili ko na lamang na tumulong kay Papa. Nag-aalala pa rin kasi ako na baka biglaan na naman siya magkasakit. Mabuti na yung magkasama kami. Ang mahalagay na babantayan ko siya. Habang abala kami na nagtatanim ni Papa, ay narinig namin ang sigawan ng mga tao mula sa aming bahay. Nangunot ang noo ko at kagad na itinikil ang ginagawa. Lagad takbo kaming lumapit doon ni Papa. Nagtataka sa kung ano bang nangyayari at bakit ganito na lamang sila kumakasigaw. Anong nangyayari? May problema ba? Tanong ni Papa. Ang asawa mo, Karding. Dinakip ng mga abwak. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nila nilusot sa lupa si Sarah. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya ngayon. Sinubukan namin siyang tulungan pero masyadong malalakas sa mga abwak. Hindi namin nabawi sa kanila si Sarah. Patawarin mo kami. Ani Tata Mariano. Napapikit ako talos panghinaan sa narinig. Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin ko. Si Mama. Si Mama'y nadakip ng mga abwak. Diyos ko, sari buhay pa si Mama. Sa sobrang pagkataranta ko'y kaagad na sana akong susugod sa plantasyon kung hindi lamang ako pinigilan ni Papa at ng mga kapitbahay namin. Pinagsabihan nila ako na masyadong delikado kung basta-basta na lamang ako susugod doon nang walang matinong plano kung paano kong mababawi si Mama. Pero hindi ako napakali dahil bawat segundo na lumilipas ay lumiliit din ang tsansa na matagpuan ko pang buhay ito. Sana ako na lamang ang kinuha nila. Sana ako na lamang at hindi na si Mama. Dahil ako naman ang may kasalanan sa kanila. Huwag na huwag lang talaga nilang sasaktan ang nanay ko. Habang nagkakagulo kami, bigla ang dumating naman si Isabella kasama ang kanyang pamilya. Niyaya kagad nila akong pumunta sa plantasyon para sagipin si Mama. Nung uning medyo nag-aalangan pa ako, ngunit nang maalala ko kung ano ba sila, eh parang bigla akong napanatag. Hindi na kami nagtagal at nagpaligoy-ligoy pa. Ayaw pa nga ako sanang payagan ni Papa, pero hindi naman pwede dahil natitiyak kong mamamatay si Mama kung hindi pa namin siya maililigtas ngayon. Pagdating sa plantasyon ay naunang sumugod ang pamilya ni Isabella. Kami naman ay nanatiling nakatagot nang makalayo na sila, saka naman kami tumakbo papunta sa basement at doon namin sinimulang hanapin si Mama. Hanggang sa dulo ng basement kung saan may mga kulungan ay narating na rin namin, pero wala talaga doon si Mama. Tanging mga bungo at kalansay lamang ang naroon. Wala rito si Mama. Saan natin siya hanapin? Ang pamilya mo, hindi ba sila mapapahamak? Tanong ko kay Isabella. Huwag ka mag-alala sa kanila at kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Ang Mama mo ang kailangan nating mahanap dahil tiyak kong nasa bingit na siya ng kapahamakan ngayon. Nilibot namin ang buong basement pero wala talaga. Hindi namin makita si Mama. Doble ang bilis ng pagtibok ng puso ko ngayon dahil sa sobrang takot na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Lumabas na lamang kami ni Isabella at halos mapasingap ako nang makita kong gaano na nagkakagulot tumadanak ang dugo. Walang panama ang masasamang abwak laban sa pamilya ni Isabella. Doon natin siya hanapin sa likuran, ani Isabella. Tumango ako at sumunod na sa kanya sa pagtakbo, ngunit hindi pa man ako nakakalayo ay may humila na kaagad sa akin na abwak. Mabuti na lamang inapansin naman iyon kaagad ni Isabella, kaya bago pa ako makain ng gutom na abwak ay naunahan na siya ni Isabella. Natulala ako nang makita kung paanong butasin ni Isabella ang katawan nito at ang pagkuha niya sa puso ng masamang abwak gamit lamang ang mahahaba niyang kuko. Nang matapos si Isabella sa pagpatay doon, ay kagad niya na akong sinenyas ang pumunta na kami sa likurang bahagi ng plantasyon. At hindi nga kami nagkamali, nakatali at hawak-hawak ng dalawang abwak. Mabilis na sumugod si Isabella at kagad niyang napatumba ang dalawang abwak na may hawak kay Mama. Biglang nagkagulot halos lahat ng abwak na naroon ay kagad na sumugod kay Isabella. Ngunit bago pa man nila tuluyang masaktan si Isabella ay lumapit na ako at pinagsasaksak sila gamit ang itak at bolo na daladala ko. Hindi ko alam kung tuluyan ko bang natatapos ang buhay nila pero binabalikan naman sila ni Isabella para butasin ang kanilang katawan.
Nang makita kong wala ng abwak sa malapit, ay kagad kong kinuha na si Mama at tinanggalan ng tali. Kitang-kita ko naman ang takot at pangamba ni Mama habang pinapanood si Isabella sa ginagawa niyang pagpaslang sa mga abwak. Abwak si Isabella? Tanong ni Mama. Mahabang kwento, Mama, pero hindi niya tayo sasaktan. Kakampi natin si Isabella at ang kanyang pamilya. Silang dahilan kung bakit ligtas ka ngayon, kaya huwag mo sana silang katakutan. Ani ko, mabilis kong niyakap si Mama matapos ko siyang makalagan. Yumakap din naman sa akin si Mama, ngunit hindi nagtagal ay bumito na ako sa pagkakatitig ko kay Isabella na nilalabanan naman ang ipo niya o yung ipo ng mga abwak na naninirahan dito sa plantasyon. Hindi na ako nagdalawang isip at kagad akong lumapit at isinaksak sa lalamunan ng matandang abwak ang hawak-hawak kong itak. Dahil sa ginawa ko ay ako naman ang kanyang binalingan, pero bago pa man niya ako magantihan sa aking nagawa, ay kagad na itong pinaslang ni Isabella. Nang masigurong wala ng buhay ang ipo ng mga abwak, ay kagad na kaming umalis ng plantasyon kasama ang pamilya ni Isabella. Napaslang na rin pala nila ang iba pang mga abwak. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Labis naman ang pasasalamat ko nang walang nangyari sa kanilang masama. Dumiretso kami sa ilog at doon inayaan namin na makapagbanlaw ang pamilya ni Isabella. Pare-pareho kasi silang nababalot ng dugo. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yun para may paliwanag kay Mama ang tungkol kina Isabella. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Mama kung paniniwalaan niya ba ako, at ang sinabi kong mabait at iba sa mga nakasanayan namin ng abuwak na pamilya ni Isabella. Halos isang oras ko rin siyang pinaliwanagan bago tuluyang maniwala. Natatakot pa rin naman, pero mas lamang ang pasasalamat niya kay Isabella at sa pamilya nito sa ginawa nilang pagliligtas sa kanya. Nangako rin si Mama na walang ibang pagsasabihan sa tunay na nangyari at sa totoong katauhan ng pamilya nila. Hindi na rin kami nagtagal pa sa ilog at bumalik na kami sa aming bahay. Batid kong labis-labis na ang pag-aalala sa amin ni Papa. Ngunit imbes na ang nag-aalala ang Papa ko ang sumalubong sa amin, ay iyong mga lalaki naghahanap kina Isabella ang nakita namin. Gagad silang napangiti nang makita si Isabella at ang kanyang pamilya. Malaki ang kasalanan mo sa amin, Isabella, at nandito kami para maningil. Alam ko din ang ginawa mong pagpaslang sa mga abwak na naninirahan dito. Magaling na talaga kayo at nagawa ninyong tapusin ang kanilang mga buhay. Ngunit alam mo ba kung anong parusa ang dapat na ibinibigay sa mga katulad nyo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Wala nang mga abwak? Paano nangyari yun? Tanong ni Papa na nasa tabi lamang. Nakita ko naman ang pananaway sa kanya ni Mama. Ano bang ginagawa mo dito, Selmo? Matagal na kaming umalis ng antike at matagal na rin naming tinilikuran ang ating nakasanayan. Kaya pwede bang hayaan mo ng pamilya ko? Anang tatay ni Isabel. Matagal na kayong tumalikod. Oo, marahil nga matagal na ninyong tinilikuran ang ating pinanggalingan. Ngunit hindi pa rin iyon matatanggal ang katotohanan na isa pa rin kayo sa amin. Mga abwak pa rin kayo. Anang lalaki na Selmo pala ang pangalan. Narinig ko ang pagsinghap ng mga nakarinig sa sinabi ni Selmo tungkol sa pagkataon ng pamilya ni Isabella. Kitang-kita ko naman sa mga mukha ni Selmo ang katuwaan matapos makita ang reaksyon ng mga tao sa kanilang nalaman. Gustong-gusto ko silang saktan. Wala silang karapatan para gawin iyon. Kagad akong pumunta sa unahan kahit na pilit akong pinatatabi ni Mama at ayaw na mga ilang pa ko, pero hindi ako makapapayag. Gusto kong ipagtanggol naman ang pamilya ni Isabella. Siguro ngay mga abwak sila, Isabella, at ang kanyang pamilya. Pero alam mo at alam natin kung gaano silang naiiba sa inyong lahat. Mabait at matulungin ng mga abwak si na Isabella at hindi sila katulad nyo na pumapas lang ng mga tao. Sabi ko sa kanilang lahat. Natigilan naman ang lalaki. Hindi inaasahan ang sinabi kong iyon. Napangiti naman ako. Oo nga't mga abwak sila, Isabella, at ang kanyang pamilya. Ngunit hindi naman matatawaran ang ginawa nila para sa amin. Ngumisi si Selmo. Masyado ka naman yatang nagtiwala sa kanila. Paano kung magutom sila?
at kayo ang kanilang maging pagkain, masasabi mo pa kayang mabait sila at naiiba? Tumigil ka, Selmo. Alam mong ilang taon na kaming hindi pumapas lang at kumakain ng tao. Nangihina kami pero hanggang doon na lamang yon. Mas mabuti ng ganon ang mangyari kaysa makapatay kami. Umalis na kayo't hayaan na lamang ninyo na namumuhay kami na mapayapa. Anang ina ni Isabela. Imbis na umalis ay nanatiling mariin ang paninintikan ng mga lalaking iyon na paglaruan sina Isabela, kaya hindi na ako nagtaka pa nang makita ko kung paano silang sinugod ng pamilya ni Isabela at pinagpapaslang. Sinubukan ko namang pakalmahin ang lahat sa mga nakita nila. Gulat na gulat din sila at hindi inaasahan ang nakita. Gusto nilang saktan din ang pamilya ni Isabela at siya, ngunit mabilis kaming humarang ni Mama. Ipinaliwanag namin sa kanila ang lahat at ipinaalala kung paanong nakatulong sa amin ngayon si Isabela at ang kanyang pamilya, na kung hindi dahil sa kanila hinding-hindi matatapos ang problema namin sa mga abuwak. Marami pa rin ang hindi sumang-ayon pero wala naman na silang magagawa dahil totoo naman na malaki ang naitulong sa amin ni Isabela at sa kanyang pamilya. Binalikan din kasi namin ang mga naitulong nila sa amin, lalo na sa akin at sa pamilya ko. Hanggang sa huli natanggap na rin nila si Isabela at ang kanyang pamilya. Natanggap na rin nila at naniniwalang hinding-hindi mananakit na mga tao sina Isabela. Nangako pa nga mga kapitbahay namin na kapag nagutom sila ay sabihin lamang nila at bibigyan sila ng mga dugo ng hayop. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang pakikitungo nila sa pamilya ni Isabela. Kung sa bagay, isang malaking patunay ang pamilya ni Isabela na hindi lahat ng mga kinatatakutan natin ay nakakatakot talaga. Mayroong mga katulad ni Isabela na napilitan lamang manakit at pumaslang ng mga tao dahil wala silang ibang pamimilian. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin sa katauhan ko, Daniel. Mahal na mahal kita. Bulong ni Isabela. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Mahal na mahal rin kita, Isabela. Tugon ko naman. Sa wakas ay tapos na rin ang bangungot naming naninirahan dito. Ayos na ang lahat at hindi na namin kailangan pang matakot sa magiging kaligtasan namin at salamat sa pamilya ni Isabela. Dito na rin po nagtatapos ang aking nakakatakot na kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.